Matapos ang ilang araw na pagiging neutral, bumoto na rin ang ating Department of Foreign Affairs pabor sa pagkondena sa pananakop ng Russia sa Ukraine. Maging ang mga eksperto, ginit na importanteng may paninindigan ng Pilipinas bilang isang bansa. Lalo't maraming malalaking bansa, kabilang na ang Amerika, Canada at United Kingdom, na nagpabot na ng tulong sa Ukraine. Pati ngang ilang residente sa Russia, nagprotesta dahil ayaw nila sa gyera. Nasa frontline na balitang iyan, Camille Samonte. Sa gyerang Russia versus Ukraine, bumuhos ang suporta ng di bababa sa 16 na bansang nagpadala sa Ukraine ng military equipment gaya ng Javelin missiles at anti-aircraft missiles. Kabilang ang bansang tumutulong ay Canada, France, Germany, Poland, Portugal, United Kingdom at Amerika. Ganyan din karami ang mga bansang nag-alok sa Ukraine ng humanitarian aid at nagbukas pa ng border para sa mga Ukrainian refugee. Pati ang mismong mga taga-Russia, nag-aalay ng bulaklak sa Ukrainian embassy sa Moscow. Kali-kaliwa rin ang protesta sa Russia sa pag-atake nito sa Ukraine. Mahigit 5,000 na ang ikinulong. Dito naman sa Pilipinas, bukas daw tayo sa refugees. Pero sa tanong kung sinong papaniga ng Pilipinas, Ukraine ba o Russia? Sagot ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, tayo, neutral lang tayo muna ngayon. Pwede nga ba tayong nasa gitna lang at walang sino mang pinapanigan? Sabi ni Dr. Charmaine Misalucha Willoughby, Associate Professor ng International Studies sa De La Salle University, mahalagang mayroon tayong paninindigan bilang isang bansa. We need to take a stand because Ukraine has implications to oil and food prices. Once we understand that faraway Ukraine is a gut issue, a kitchen issue, we realize that we cannot afford to be neutral. Samantalang ang ating Department of Foreign Affairs, bumoto ngayon pabor sa resolusyon ng United Nations General Assembly ang pagkondena sa invasion sa Ukraine. Panawagan din ni dating DFA Secretary Albert Del Rosario, dapat tumindig ang mga Pilipino para sa Ukraine. Maaari daw idaan sa social media ang pagkontena sa ginagawang pagsalakay ng Russia. Para naman kay International Studies Expert Professor Richard Hidarian, mahalaga na sa susunod na eleksyon, ang kandidatong mauupo ay ang kandidatong may alam at may malinaw na foreign policy. Definitely have to optimize, leverage and upgrade the Philippines' existing defense agreements. The crisis in Ukraine reminds us that neutrality is not what you want to have when you're facing imperial aggression from rising powers. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.